Hello guys, so nagbabalik na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Gold Lane Rotation Tutorial, Decision Making Tutorial, tapos more in-depth factors pa habang naro-roll natin yung video. Sa video na to guys, naglaro kami sa isang tournament and ako yung backsha dito. So pwede rin natin isama yung 5-man rotation tutorial dito. Tapos kakampi ko yung nag-Gold Lane dito guys. And apakadaming request na Lods, Gold Lane naman, ganito, ganyan. So yan, pagbibigyan na natin kayo guys. Pero kasi hindi ako nag-Gold Lane itong mga nakaraang weeks. Talagang focus ako sa jungler role. Kaya yung rotation na lang ng kakampi ko yung papaliwanag ko sa inyo guys. So yun, simulan na natin guys. Ayan, kita nyo naman guys, napakaganda rin ang lineup ng kalaban. High loss XP, mid lane nila Estes Lilia, tapos YSS, talagang balagbag din. Tapos yung sa amin guys, medyo maganda rin kasi ito yung nauuso ngayon, yung 3 sustain. Ayan. Tapos dalawang backline na damage dealer. So yun, simulan na natin guys, gold lane to. Pukusan natin yung gold lane kasi dami nagre-request na ito eh. Ganito mag gold lane yung mga guys, pang high points caliber. So yun, unan yung kailangan malaman guys sa laning pace, ganito. Pagka unang salubungan ng dalawang minion waves, kailangan nyo muna alamin yung tungkol sa power spike. Yung power spike ay certain time mark yun kung saan makakapag-deal na ng damage yung isang marksman. Kunyari halimbawa Bea, meron siyang early game potential. Alam nyo yun, meron siyang game sa early power spike ngayon. So medyo iiwas yung Kimi dyan, diba? Pero kung katapat nyo mga Claude, Kari, mga ganyan, ang power spike noon late game. So papasok na naman dun yung isang factor na tungkol sa pag-cut lane, counter-cut lane, ganyan. Na-explain ko naman na yung tungkol sa mga ganung bagay, yung sa power spike, mga ganyan, freeze lane, para hindi makapag-gain ng XP and gold yung katapat nyo, mga ganon. So yan, after ng ng first wave, pagka-clear na pagka-clear, inuunahan din ng gold lane namin kasi nandito yung Little Wonder sa baba and kailangan niya rumespo. Kasi matik sa draft namin na talagang gugusto kami early game since Franco back siya yun, diba? Alam niyo naman kung gano'ng kalakas mga ras yun. So yun, after niyang rumespo, para dun sa simple engagement na yun, magki-clear ulit siya. Pero iwas lang siya sa Bea kasi nga guys, merong early game potential yung Bea talaga. May power spike kasi yung Bea guys, bawal maliitin yun. Pag wala kang alam sa power spike, mahirapan ka maglaro sa gold team. Kasi hindi porket may rotation ka na baon, may alam ka sa rotation, kung wala kang alam sa power spike, hindi mo masasabing kaya mo ipanalo yung gold lane. So yun, after ng first wave, rest po, clear ulit, uunahan niya ulit para hindi na siya mag-struggle. Tapos kinuha niya na yung gold grab since wala namang kukuha nun. So yun, hindi muna siya nag-hit sa creeps. Napapansin nyo ba, dumidistansya siya. Isang mechanics rin yun yung tungkol sa kiting. Alam nyo ba yung kiting guys? Ilalagay ko dyan yung description niya. So basically yung kiting, pag may maintain nyo ng range. As a gold lane, kailangan mo matuto ng kiting eh. Yung tipong laging na-maximize mo yung range ng hero mo. Ayun, nakita nyo ginagawa ng Kimi, oh. Diba? Nahihirapan yung Bea. Kasi guys, minemaintain niya yung range niya. Hindi katulad sa mga typical na gold laner na nakikita nyo sa RG na Alam nyo yung mga gold laner sa RG guys, yung long range yung hero pero parang nagiging melee kasi hindi marunong mag-abuse ng distance. So yan muna yung mga kailangan nyo malaman guys about power spike ng certain hero na makakatapat nyo sa laning pace, cut lane, counter cut lane, tapos kiting, maintain distance, tapos responde, diba? Ayan muna. So yan, iwas lang siya talaga, lang clear lang. Ganyan naman mag gold lane ang mga high points. Ayan. So ayan, poke lang. Wala akong masabi kasi guys eh. Alam nyo na yan, matik yan. Ayan, kita nyo, naka-shotgun Bea. Maintain distance, okay. O, diba? Iba yung laro mo sa gold lane kapag marunong ka ng kiting eh. Sabay, clear lane lang ulit. Sabay out na. Siyempre, low HP siya eh. Alam nga naman isugal niya pa, diba? As a gold lane din, dapat hindi kayo kampante. Out, pag mapipitas, lalo position 1 kayo. Pagka ganitong lineup, position 1 yung gold lane eh, oh. Backsha jungler, siya yung damage talaga mamaya. Pinapatagal ko lang yung laro. Ako kasi yung backsha dito guys eh. So ayan, pagkapatay niya sa Bea, ayan, kiklear niya ulit.
replay kasi to, guys, pero isang factor rin sa gold lane na ano, nagre-report, sinasabi kung ilan yung nasa lane niya, sino yung katapat niya, ganun. Kasi meron ding ano, command na, no? Halimbawa, inapat siya dito sa gold lane. Sasabihin niya, pre, basa kayo sa baba, ganun, trade. Patapos ipifail niya yung gank dito. May mga ganun kasi. Pero replay to. Pero mauinawaan niyo pa rin yung ginagawa ng mga ano, gold laner. Lalo ganito, turn na tong laro namin na to. Matututunan niyo to mga ginagawa namin dito. So, yun, dito napupok niya yung ano, katapat niya. Kaya yun, pwede niya nabigyan, nakakuha na siya opportunity. Sabayan, nakaka-gold plate din. So, after niya mapatay katapat niya, mayroong simple engagement. Mas uunahin dapat yun. Kasi, ano yun? Yung mga side lane, guys. Ito, tip ko lang to sa mga side lane dyan. Kasi yung mga side lane ngayon, pansin ko eh, lalo yung mga RD boy na, ano, na sakto ang MG lang yung points. Kapag ka, ano, diba guys, side lane, may, ano, nandito, nagki-clear, tapos may simple engagement. Hindi binababaan. Dapat, ano eh, mabilis rumes po yung mga side lane. Kasi ano yun eh, kumbaga parang paggawa ng advantage yun eh, isa sa mga advantage yun na pwede nyong gawin. Yung ano, mabilis bumaba yung side lane. Lalo ko, hindi ka naman mapupusyan. May gold plate pa naman, pero takot na takot rumes po yung side lane, ganun minsan. So ayan, pass forward natin guys. Ito, kay clear muna tayo guys. By the way guys, ano pala, hindi na ako gumamit ng ano, voice generator kasi nung nakaraan may nagre-reklamo. Mas okay daw real voice, kaya yan. Hindi na tayo gagamit ng ano, voice generator. Dito pinipaste check niya kung nasaan. Ayan, ganyan naman talaga yung Kimi. So dahil dalawa guys yung katapat niya, and nagulat din siya na paakyat na yung Estes, yun. Pero guys, hindi mo pwedeng sisihin yung gold lane kasi hindi nyo alam yung nangyayari in-game eh. Nakalimutan mag-coms nung prangko dito na paakyat na. Kasi guys, ang ano sa amin, ang shot call ng team namin dito, lagi dapat magsasabi yung tank kung paakyat o pababa na. Para laging napipild ng dalawang side namin yung ano, yung mga ganks. Pero yun nga, nakalimutan ng tank namin kasi guys, nag-enjoy na kami dito sa part na to. Kumbaga, hindi nyo kasi nakikita guys yung laro sa mid, pero binabalagbag na namin sila sa mid. Ano, hindi na nakaka-farm yung YSS dito sa part na to. Pero yun nga guys, yung tungkol sa gold lane naman yung gusto nyo matutunan, para mag-excel sa gold lane, para magpalakas, ganyan, rotation, mga mechanical skills, mga kailangan gawin, mga decision making factor, mga ganun. So ayan guys, after madalawa nung ano, dalawa sa gold lane, napitas yung Estes back siya. So syempre kailangan bumasag within ano, 3 to 5 minutes, ganyan. Ayan, binasag na niya. So ayan, after niya mabasag, mayroong simple engagement, bumaba na naman siya. So dahil hindi nagki-clear yung Bea, pwede namin pwersahin yung mid, ayan. Dapat nakikisali yung gold lane sa mga ganitong pwersahan, ayan. Ayan, pinapwersa namin yung kalaban guys. Ayan o, kita nyo naman gano'ng kasakit yung ano, composition ng team namin. So ayan, after mabasag ng gold lane yung lane niya, arrest po sa simple engagement dito, tapos baba na. Kasi ang shot call namin dyan as a team ay puwersa mid. So hindi naman kasi mapupuwersa yung mid guys, ng 3 yung mid lang, yung 1-3-1 lang. Ayan o, Franco back siya, Sicilian, diba? Paano namin babasagin yung mid? So kailangan na namin yung Kimi namin doon, diba? So ayan, dahil magkaka-turtle guys, ano, kiklear muna ulit ng wave yung ano, Kimi namin para makababa agad siya. Ang simple mechanics na yan guys, yung ano, kailangan mong makababa, tas katapat mo hindi. Dapat alam na ng mga player ngayon yan. Lalo yung mga quarantine players, hindi pa alam yan eh, yung ano, kailangan makababa agad sila sa ano. Pero para makababa kayo agad, ng mas una sa katapat nyo, dapat kaya nyo yung katapat nyo. So ang tanong nyo naman, paano namin kakayanin katapat namin, idol? Eh di dapat guys, kayang-kaya nyo gawin yung mga mechanics na binanggit ko kanina. So ayan, after ng ano, after ng clear wave turtle, nagde-deny na ng jungle camps yung Kimi. Hindi lang jungle yung nagde-deny ng jungle camps, tumutulong din siya. Diba kanina ako lang yung nagde-deny, back siya lang. Ayan o, kita nyo, ayan na yung power spike ng Kimi o. Pagka nabuo na yung Genius 1 tapos Berserker. Grabe yung DPS ng Kimi guys eh, no? DPS pero parang burst eh. DPS lang to guys yung Kimi, pero parang ano, nagiging burst. Sobrang sakit eh. Ayan guys, nagde-deny na rin yung Kimi, tumutulong na siya sa akin. Ayan o, ako yung jungler pero nagde-deny din siya para ano, hindi na magka-space talaga yung mga kalaban guys. Ganyan naman talaga dapat, tulungan as a team. By the way guys, sasabihin, may mag-comment na naman, uunahan ko na. Sasabihin, Lods, tournament naman yan eh, 5 man naman kayo dyan eh. Gusto namin yung ano,
yung solo RG na golden rotation na pang high points. Ngayaan nyo guys, gagawa ko nun. Parang ano lang to guys, 5 man. Kasi yung last upload ko guys, nag-click siya yung video na yon, yung tungkol sa golden Claude, ang power spike ng late game ta solo RG. Ayun, madami rin kayong matututunan dun. Ito naman 5 man tournament naman to na golden rotation. Ayun, dito after mabasag nung ano mid ng first tier tower sa ano top tsaka sa mid, syempre yung lane niya naman sa ano niya na ipupwersa niya na dito guys. Ayun, tatlo lang kami, ayun no, Baksha, Sicilian, Kimi. Ito yung purpose ng lineup na to guys, ayun no, tatangkin ng Baksha tas dalawang ano damage dealer sa likod, ayun no. Hindi namin atrasan yan guys, ayun no, diba, napakadaya guys, ayun no, lalo pagka yung marksman talaga kayang magkait, ayun no, hindi malapitan, no, lalapit lang siya pag sure kill na tas wala nang gagawin sa kanya. Ibang marksman kasi nalapit eh, tapos pag na-stun, na-pick up, wala na, parang kasalanan pa ng kakampi. Tinanong, may magtatanong naman pala dyan. Lods, ba't hindi nag-switch lane nung nabasag yung first tier turret sa top? Guys, kasi yung switch lane kasi guys, depende yun eh, kung ano, may winning side tas may losing side. Applicable yung switch lane para matulak dalawang side maging winning side parehas. Pero kung win-win kasi yung side namin guys, hindi kailangan ng switch lane. So yun, ang trabaho naman ng Kimi, pagkatapos niya mabasag yung tower sa dalawang magkabila ang lane, kasi nga nagdo-dual lane siya. Ayun, isa rin yun yung dual lane. Halimbawa nakapag-clear kayo, tapos wala na kayong gagawin, tapos mag-clear ulit kayo sa mid para sa extra XP tsaka gold. Isa rin yung dual lane na kailangan nyo matutunan. Ipapop up ko yung description dyan sa screen. Ano yan eh, puno, kung hero mo, katulad nila Alice, importante yung mga ganun. Pero kahit Kimi gamit nyo, applicable yun. Ayun. So yan, after ng Lord, syempre back siya, nagde-deny na lang ng mga jungle camps. Ayun, no? Ayun naman talaga yung main objectives ng draft na to eh. Malakas din yung draft ng kalaban guys, tournament to eh, diba? Hindi mo rin masasabing pangat yan, sadyang mas maganda lang yung ano, ginawa naming ikot tsaka performance. So ayun, after ng Lord, tas deny ng mga jungle camps, ubus na. So syempre maayos na flow na lang to. Ayun, tulak dalawang side, so yung mid hindi, kaya itutulak ko yan, ayun o. Kaso mabagal si Baksha guys. Ayan. Okay. Ito pinapababa namin to. Okay. Dito guys, babasag na kami. Ayan o. 5 man sa isang lane. Habang hinihintay bumaba yung Lord. Ayan. 5 man sa isang lane. Kaso medyo nahihirapan din kami guys. Kasi ano. Nag-dive yung Pobius. So yun guys, panoorin lang natin para natin tatapusin. Kasi yung ibang viewers na ano, naboboringan kapag hindi ko tinatapos yung video. Lalo dati nung una. Pero dati tinatapos ko na agad to eh. Dito pa lang sa part na to kasi sure win na eh. Wala na kayong dapat mapanood eh. Tsaka ano yung pag-flow ng lane, ano na yun eh. Pinapractice na yun as a team eh. Hindi mo naman ma-apply yun sa solo RG. Alam nyo naman yun. Alam nyo yun guys, yung pag-flow ng 3 lanes. Hindi nyo magagawa yun sa solo RG. Kaya minsan hindi ko na rin binabanggit. Ganun. Pero dito 5 man kasi to. Ayun, papaliwanag ko na rin sa inyo. Ayun guys, fast forward lang natin guys. Kung paano namin tinapos. So syempre hindi kaya tapusin. Hindi na namin kiniklear yan. Ayan. Nagde-deny na lang kami ng mga jungle camp. So yun, mahirapan na rin sila mag ano, magpa-item. Kasi wala nang dumadating na minion sa kanila. Ubus pa jungle camps nila, diba? Disiplinado pa kami. Hindi kami napakbit. Ayan, fast forward lang natin guys. So ayan dito, ano, basag na yung bot. Tapos pupersay namin yung mid tsaka yung top. Ayan. Ayan, basag top. Huwag na nga natin i-pass forward guys para na-enjoy nyo rin. So ayan, natamaan siya ng ano, sniper. Ayan, tanggal ko ulit eh. Oh. So shot call sa akin dito ng gold lane namin, tanggayin ko daw. Ayan o. Oh. Editin ang kiko as abak siya. Ayan o. Oh. Okay, nabasag na namin all 3 lanes. So syempre, disiplina, out na. Hindi mo pwedeng sabihin na wala naman to eh. Hindi naman marunong kalaban eh. I-puwersay na natin, di ba? Ganun lang. Dito lord na kami, kaso yun nga, meron talaga sa isang squad na ano eh, no? Parang sulsulero na gumawa pa ng kung ano-ano. Ayan, maglo-lord na lang kami niya, no? Tapos end. Pero dahil nga tournament to, and masaya na makita sa broadcast na ano, may gawing kayong katawa-tawa, di ba? Ayan, no? Mag-ano kami, karerahan kami, guys. Parang either main nung ano, MPL Season 1, ayan, no?
'Di ba? Ganyan kalakas trip na mga kasama ko, guys, eh. Sa tour na, pero dapat lolord na kami nito tas end. Pero 'yun, malalakas yung trip ng kasama ko, eh. Hindi mawawala sa ano 'yun. Sa isang squad yung may ano, member na ganito. So, ayun, guys. Ay, by the way, guys, gamit kong account dito yung 1K points ko. Tapos sa kanila, ang gamit nilang account 700 points, ganyan. 700 points, 600, ganyan. Bawal tayo kung magtado ng account, lalo kung yung tour nang sasalihan nyo, hindi naman underground, hindi naman sobrang laki, diba? Pang ano lang to, piyesta sa ano, piyesta sa barangay, ganun. Piyesta sa lugar, ganun. So, ayan, kinuha na namin yung Lord after namin man trip na, ano, magkarerahan, packet, pababa. So, ayan, fast forward natin, guys, habang naghihintay ng Lord. Ayan, dito na kami tumatambay sa mga, ano, busha area nila. Tapos, yan, pressure. So, ayan, ayan, ang ganda ng flow namin, oh. All three lanes, oh. Sabay. Kaya medyo nahirapan na rin sila mag-dep. Okay, tapos na to, guys, mga ganito. Ay, golden rotation nga pala to. So, ayan, tutok natin sa Kimi. Ayan, di mo na siya na-hit. May vengeance, eh. May back damage yun. Babalik sa kanya. Kaya, ayan, disiplina lang. Ayan, oh. Advice ko rin, gawin nyo tong drop na to. Ayan, oh. Sicilian Kimi, tas triple sustain. Madaya, ayan. Ayan, sana natuto kayo mag-golden, guys. Sa mga binitawan kong details. Sa mga info na sinabi ko. Kita kasi next bid, guys. Request kayo ng role na i-ano natin, guys. MVP yung gold namin dito, guys. Tas ako tong core. Ayan. So, ayan, guys. Kita kasi next bid, guys. Thank you sa mga umabot sa part na to.